Hello mga kababayan, nandito na naman ako. Ang topic ko ngayon ay tungkol dun sa traffic enforcer na sinagasaan ng SUV. So sinasabi na nangyari ang krimen kasi krimen to sa lugar ng Julia Vargas Street at saka ng St. Francis Street. Kundi ako nagkakamali sa may bandang Mega Mall to. So ngayon ang eksena, nagmamando doon yung traffic enforcer kung sino ang aabante, sino hihinto. Ngayon siguro turn na nung ibang side. Pinahinto naman niya yung pinapahinto niya SUV. Tapos yung SUV hindi huminto, nabundol siya. Ngayon nung nabundol siya nung SUV, nawala na nga siya doon sa eksena. Ibig sabihin, alam na nung SUV na nabundol siya kasi may kalabog yan, tas may puwersa yan. Tapos alam na nga niyang wala sa harapan niya, ibig sabihin, di siyempre po, nasa baba na niya yun, nasa harapan na niya. Ang ginawa niya, sinagasaan pa rin niya. Tapos after that, humarurot siya. Tapos hanggang sa yung mga enforcers, hindi siya maabutan. Tapos nung siguro yung plate number niya nakuha, ang nangyari, nagpunta dun sa may Ayala Heights sa tatay niya. Sa Ayala Heights naman, yung mga police, hindi pinapasok ng mga gwardiya. Sabihin na natin for reason na wala namang warrant of arrest o ganun, Ngayon, nung makausap ng mga police yung tatay niya, ang sabi, aregluhin na lang doon yung traffic enforcer. So, syempre, yun ang niya, dahil nga syempre, ama siya. Pero, ang sa akin lang, Tapos, Senator J.B. Ejercito, kasi nagbigay siya ng 50,000 pabuya dahil sabi nga niya yung kung sino nga gumawa itong kademonyuhan na to, nagpa-send na doon ng feeler sa kanya na susuko at mag-face ng consequence. So, ngayon, para sa akin, talagang dapat na i-face ang consequence. So, sabi ng LTO, ang pinaka-maximum na pwede nila ibigay na parusa ay i-revoke yung kanyang license, no? Pero ibig ko sabihin, sa ngayon, binigyan siya ng 90 days suspension. Pero sa totoo lang po, LTO, para sa akin, huwag niyo pong tingnan na mayaman sila, huwag niyo pong katakutan na, sa tingin ko, hindi talaga karapat dapat na mag-drive ang tao na yan. Dapat na i-revoke ang kanyang lisensya for life. Kasi sa totoo lang po, huwag po kayo matakot na igawad sa kanya yun. Bakit kamo po? Parang psychologically, hindi tao yan eh. O kaya hindi siya normal na tao. Kasi ang normal na tao, hindi po gagawin yan. Diba? Ang alam ko, sana lang ha, tama ako, may psychological test po pagka nagkukuha ng license to drive, diba? So ngayon, parang yan, may saltik yung utak niyan. Kasi sinong matinong tao ang gagawa nung nasagasaan mo on purpose? On broad daylight, ang isang tao na wala namang ginagawang atraso sa'yo. Sa tingin ko, baka nakadroga po yan eh. Kasi kung hindi normal, hindi gawain po ng normal na tao yan. Kaya ako rin nasasabi to. So ngayon, ang sa akin lang po, huwag po kayong, kasi sa gayain po natin yung US. Sa US po, basta may atraso yan, kay ang isang tao, kay Robert Downey Jr. ka pa, kay Michael Jackson ka pa, talagang sila, wala silang yung star complex na parang pinangingimian nila dahil mayaman, ganun. Sila, basta't mali. Sana yun pong may adapt natin, wala yung titignan natin dahil mayaman. O kaya baka kinakatakot, bebeta, babalikan. Ang sa akin, mag-pray lang po kayo kay God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit, na ito, natatakot po ako. Pagka kasi sa tao, pwedeng pakita natin, hindi tayo natatakot. Siyempre, yung ganun, di ba? Pero kay God, kay Jesus, kay Holy Spirit, yung mga fears natin, talagang may unload natin na tulungan tayo, di ba? Pwede naman po kayo mag-pray na ganun kung may fears kayo na hindi niyo na talaga bibigyan ng lisensya yan na para hindi kayo balikan ng tatay niya or what, no? Ayun po, hindi na po dapat mag-drive ng kahit sasakyan pa po yan. Kasi po,
sa susunod, kung di nyo po gagawin yan, baka pamilya nyo na po masagasaan yan. At huwag nyo po sabihin sa akin na hindi mangyayari yan, kasi yung life po natin, may way siya paano sabihin sa atin na mali ka dyan. O tapos, o ikaw dapat ang nagdesisyon pala na dapat pala, o hindi na yan bigyan ng lisensya, binigyan mo pa. Magulat-gulat ka, ilang years na lang, apo mo pala, asawa mo, anak mo ang natumbok na, sinagasaan din. Kasi minsan hindi naman natin nakikita yung gravity nung ano, nung action, no? Hanggat hindi sa atin nangyayari. Kaya ayun lang po ang ano ko. Tapos ang pangalan pala niyan, yung gumawa na yan, ay si ano, Jose Antonio San Vicente. Yan pala pangalan niya. Tapos yan pala, ano, nasa magte-35 na pala yan. So, ibig sabihin, hindi yan bata. Matanda yan. Dapat meron na siyang sense of, ano, what is wrong and what is right. Kaya nga, ano eh, sa tingin ko, hindi tao yan eh. Sa tingin ko, demonyo yan eh. Tapos, alam nyo, swerte na lang na merong may dashcam. Dito pa lang doon sa merong dashcam, no? Yung angulo ng dashcam niya, kitang-kita yung eksena. Wala siya sa gilid, wala siya sa tagiliran. Nasa front, kitang-kita yung kung paano nagaganap. Alam nyo ba ang ibig sabihin nun? Na pinakikita ng Diyos yung justice niya. Alam na niya ang mangyayari sa atin, yung mga susunod na eksena ng buhay natin. So, alam na ng ano, ng Diyos na ganyan ang mangyayari at tatakbuhan yan. Gusto niyang bigyan ng justice ang traffic enforcer. Doon niya pwesto yung timing ng tao na may dashcam. Kasi imagine niyo po ah, kung wala doon yung tao may dashcam at ayaw ni God na mabigyan ng justice yung ano yan, yung traffic enforcer na yan, pwede namang nakalusot na yung may dashcam na yan eh. Pero dahil ang Diyos, may timing siya. Alam niyo po ba yun? Lahat ng timing, kung paano kaliliko, saan ka pupunta, may purpose tayong ano, ginagampanan. So, ang purpose ng may-ari ng dashcam, para ipakita sa atin ang magiging eksena. Diyan pa lang, pinapakita na ng Diyos na gusto niyang bigyan ng katarungan itong traffic enforcer. So, depende na lang yan dito sa mga may kapangyarihan dito sa lupa. Sana lang, nananawagan ako with all humbleness kay ano, Attorney Acosta. Siya yung pinaka-chief ng PAW, Public Attorney's Office, na pakitulungan po ang tao na ito. Kasi sabi po, aaregluin daw po nung tatay na lang itong traffic enforcer. Ngayon, di po ba, para sa akin naman, talagang doon sa ginawa ng anak niya, talagang nasa, ano to, nasa batas, na panagutan niya lahat ng mga may kinalaman dito. Yung mga medisina, lahat na nagastos dahil dito sa ginawang krimen na to nito pong ano, tao na to. Tapos kasi po, kaya ako po nilalapit sa inyo, Chief Acosta, kasi yung baka hindi po niya alam ang mga karapatan niya. Dahil nga po mahirap lang siya or what, di po ba? Kaya yung po ang inaano ko na dapat sana lang mapaliwanagan siya na talagang kahit ano, i-pursue po niya yung kaso na to na sana masampahan po to ng kaso na ano ah. Kundi ano po, frustrated murder, attempted ano po, homicide, kung ano po ang mas nararapat doon, di ko po yun alam. Kasi nagkasabi naman po ang totoo, alam naman po na magdunung-dunungan ako dito, tapos palpak naman po ako. Kung ano po sana yung karampatang parusa na maigawa dito sa krimen na ginawa nito. Na ma-explain doon po doon sa abang ano, traffic enforcer na mga karapatan po niya. Thank you po, ano po, Attorney Acosta. Tapos kay ano po, Senator Tulpo, pinaparating ko rin po sana sa inyo to na na-bless kayo ni Lord na parating kayo sa pagiging senador para mas matulungan nyo pa yung mga tao. Sana po isa po ito sa pagtuunan nyo ng pansin, bigyan nyo ng justice na ayun nga po, maparusahan yung gumawa nito sa ano, sa kanya, tapos ma-held liable, no? Tapos and accountable po dun sa lahat, pati sa mga expenses po, na kahit na makulong siya, matuloy ang kaso, talagang kailangan, due and demandable na ano, siya po ang magkarga ng mga expenses nito. Tapos ay ang inaano ko lang din po, isa rin po sa nalaman ko na pwedeng magkaso sa kanya,
ay ang Mandaluyong Police. Yun nga po sinasabi ko na sana wag niyo pong tingnan yung tatay niya na mayaman. Sana wag kung ano man, kung sakali lang. Wag naman yung matakot po kayo dyan or what, na hindi siya kasuhan. Kasi sabi ko nga po, ang justice dapat binibigay nyo rin po. Unang-una, hindi kailangan na sa pamilya nyo pa mangyari ang mga bagay na yan. Yung kumbaga man, kahit na sa ibang tao yan, tulungan nyo rin pong makamit ang katarungan, lalo na kung kayo ang may access dun sa paano niya makakamit yun. Tapos isa pa po, ano, yung sa ngayon, hindi mo pa masasabi talaga yung kung gaano kagrabe yung naging epekto sa katawan niyan. Alam niyo po ba, sa totoo lang, mga nakikinig sa akin ngayon, yung damage sa katawan niyan, halos ewan ko, nagulungan yung ulo, yung leeg o yung ano, hindi ko nga, syempre wala naman talaga ako dun, o kaya itong buto. Alam niyo po yung, sa ngayon di pa niya yan nararamdaman kasi meron pa siyang iniinom na ano eh, yung mga anti-pain, di po ba? Pero pag nawala na yun, dun na niya malalaman na kung saan siya nagkabali-bali. Tapos ang hirap niyan, may mga damages na hindi kayang bayaran ng pera at hindi mo na maisosooli sa dati. Tapos sasabihin ko na rin sa inyo, yung may pinsan ako nung maliit pa kami, nasagasaan siya ng ano, yung ano yun, pauwi siya no, tapos mga elementary pa lang kami, ewan ko mga grade 2 kami. Tapos yung bus, dahil nakita ang buhay pa yung kuya ko, inusugan pa siya para patayin na siya kasi mas maliit ang gastos pagka burial lang kaysa yung ipapagamot ka pa. Ang nangyari po, lumuwa yung mata ng kuya ko. Nakusus ko po talagang kapogi nung pinsang buo ko na yon. Tapos halos maluwa yung mata. Tapos po sa ngayon, hanggang nag-edad na po siya, matanda lang siya sa akin ng one year old. Yung lumuluha po yung mata niya, tapos yung pandinig niya na apektuhan. Tapos na ano siya dito, yung kung paano siya inopera. Tapos yung syempre yung poor life na niya na hindi na siya normal na ano, may mga nararamdaman din siya sa mata niya, sa tenga niya. Kaya yan, ano, delikado yan. Kumbaga ito pa, may kaibigan ako, nadulas lang, ewan ko dun sa may bandang bukid nila, nadulas lang daw siya. Nagtitinda sa Changi yun. Tapos lalaki to, ang dami niya nabubuhat. Alam nyo, simple yung pagkakadulas lang yun ha, hindi na niya maibalik sa dati. Tapos mayroon na siyang support dito na para nga yung maayos yung likod niya. Tapos wala na siyang kakayahan magbuhat. Ibig sabihin, yun nga hindi pa nagulungan ng ganyang kabigat. Nadulas lang, walang mga pabigat dun sa katawan nila. Gano pa yung sasapitin ng traffic enforcer na yan, di ba? Tapos eto pa, may kaibigan din akong bading, naglalakad lang sa ano, gilid ng kalsada, nasa di naman ang sasakyan. Paganyan, sa ano lang, yun na, ano lang yung bandang ano niya, puwetan niya. Tapos na, pausod syempre dun yung buto nun. Tapos hanggang hindi na naibalik. Tapos yung paglakad niya, yung parang umiikot yung paa niya, yung iba na nga eh. So ibig sabihin ko, may mga damages na hindi mo kayang ano, ipa-opera. Nagiging for life na yung damage. Nagiging permanent na. O hindi mo alam kung naipit yung puso niya o ano. Kaya sa totoo lang, nakakaawa yung sinapit nung ano na sa video. Ano siya eh, yung maayos niyang ginagampanan yung duty niya na ayusin ng trapiko, diba? Kumbaga, maano mo talaga eh, yung kung pwede nga ma-promote yan eh, dahil on video talagang ginagampanan ng ano eh, ng napakaayos talaga yung trabaho niya eh. Kaya nga sinasabi ko, mahirap yung dinanas niyan. Tapos eto lang masasabi ko dyan sa gumawa na yan ha, ang pangalan mo pala eh, ano, kung di ako nagkakamali, ayan, Jose Antonio San Vicente, at para na rin sa tatay niya na nakikinig dito at sa lahat ng kapwa kapamilya niyo. Alam niyo, mangyayari sa pamilya niyo yan. Sa totoo lang, magiging karma niyo yan. Kasi alam niyo, sabi sa akin ng tatay ko, alam mo anak, ang Diyos ay ano, nagbibigay ng hustisya. Kung ano ginawa mo sa kapwa mo, ano, mangyayari sa buhay mo yon kasi, o mas higit pa, lalo na sa mahal mo sa buhay, kasi ipapaalam sa'yo ng Diyos na
ayan ang bayad mo dun sa atraso mo kay ganon, kay ganyan, kay ganire. Tapos mas matindi pa. Tapos kung hindi sa'yo dadapo sa mahal mo sa buhay. So ibig ko sabihin, yung ginawa niya, na yan ng ni Jose, ano, Jose Antonio San Vicente na yan, no? Kung anak niyo yan, kapatid o ano, may karma yan sa pamilya niyo. Lalo na kung kukonsintihin niyo. Dahil hindi hayaan ng Diyos na basta lang na ayun, yung makita lang ng tao na walang Diyos dito. Kasi kung hindi tayo bibigyan ng karma ng Diyos, sige lang tayo sa masasama nating gawain kasi wala tayong fear of the Lord eh. Yung wala tayong natatakutan na magiging ano eh, yung balik sa atin eh. Kaya yan, makikita nyo, sasabihin nyo imposible mangyari sa inyo. Ano, hindi imposible, walang imposible dito sa mundo. Kung paano ang mababa kayang iangat ng biglaan ng Diyos at biglang yumaman, ganun din kaya niya rin na yung mayaman, bigla namang baksak din. Minsan, hindi sa pagbaksak na pera eh. Ang mayayaman, minsan hindi sa pera tinitira ni Lord sa mga mahal sa buhay. Doon sa mga hindi nyo kayang labanan ng pera nyo. Kaya ito talaga sinasabi ko. Kaya sana lang, at saka gusto ko rin magbigay pa sa salamat dito kay Mico Angelo Ramos na nag-care para ipaalam to sa ano, taong bayan itong nakita niya na sa dashcam niya. Kaya napakahalaga ng dashcam eh. Kasi minsan hindi ibang tao ililigtas niyan. Minsan ikaw mismo ililigtas niyan. Kaya sa mga ano, may-ari na sasakyan, maglagay kayo niyan. Makakatulong sa inyo yan. Kaya yun lang ang masasabi ko na ano, kung may maibibigay naman na tulong dyan, sana nga may GoFundMe, no? Meron namang yung pinaka ano niya, agency niya. Ilalagay ko na lang dito sa end ng video ko para alam nyo rin. Tapos pwede siguro dun yun na lang ano, kung sino man ang gustong tumulong dyan sa ano na yan, sa traffic enforcer na yan, makapagbigay. Lalagay ko sa end ng video ko kung ano yung anong agency siya para maipabot yung mga gusto, yung mga tulong na mga gustong tumulong. So dito sa nakita nating eksena na to, iano natin na lagi tayong mag-iingat, magpe-pray tayo na lagi tayong ingatan ng Diyos. Kasi minsan ingat na ingat tayo sa buhay natin, yung pala ang papatay sa atin o gagawa ng disgrasya, yung mga kasalubong natin. Kaya dapat nga ipag-pray natin na lagi tayong iligtas sa ganun. O ito na, yun na lang masasabi ko na ano. Ano yan na, hindi yan reckless imprudence resulting to serious physical injuries lang. Sa tingin ko, krimen yan talaga. Kung hindi ano yan, frustrated murder, attempted homicide. Sana maigawad ang katarungan dyan sa ano na yan, traffic enforcer na yan. And with that guys, dito na lang ako and blessings everyone. Bye!